Good morning, everyone. Habang palapit na ang pag-alis ko papuntang People's Republic of China in Guangzhou, China, i-update ko muna kayo sa aming garden. Alam niyo naman na ang garden na to ay siyang talagang pinag-isipan kong mabuti para hindi na kami bibili ng gulay. So ayun, nagiging totoo na. After two months na kami dito na nagstay sa aming bagong bahay, of course. Let's go, puntahan natin ang garden, vegetable garden pa more. Dito na ako sa labas, so hindi pa ako nakapag-shave. Tingnan yung mukha ko, para akong mukhang ermitanyo. Ang haba-haba na ng aking bigote, dai. Pero don't you worry, I will shave that pagpunta ko ng China. Kasi parang magmukha akong doon, kagalang-galang. Char. Okay, so ayan. Dahan-dahan ako maglakad papunta sa ating garden. It's because kailangan talaga dahan-dahan, dai. So, Happy New Year, everyone. Upo muna ako dito sa aking chair. Dito ako palaging nakaupo, especially pag gusto kong lumanghap ng priskong hangin. Priskong hangin naman talaga ang dito sa amin, dai. Every hangin here is fresh. Kaya this is one of my best place to sit down. Kasi nga itong lugar, itong inuupuan ko ngayon, hindi siya maaarawan talaga. Oo. Hanggang maghapon. Kasi yung araw dito dadaan sa likod ko. So ayan yung mukha ko, dahil wala pa akong ligo niyan. Mamaya maligo na ako para mag-prepare na sa aking mga gamit papuntang China. So ayan, thank God, ito na yung hinihintay kong pagkakataon para gagawing mabuti ang kailangan gawin. Kasi alam ko naman talaga na God is always with us, whatever plans we have in our life. Diba? Always pray and let the miracle of God do in His mercy. Kasi alam ko, love na love tayong lahat ay love na love ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin gawin ang makakaya natin upang alagaan natin ang sarili natin. Katulad niyan, I am very, very happy kasi yung dalawa kong mother ay talagang sila yung nag-effort para magiging totohanin yung aming vegetable garden. Ang dami na po nilang tinanim dito na hindi na kami bumili ng mga gulay. Oo, pag nagluluto. Ito na yung niluluto nila para sa akin, para sa aking ulam na mga vegetables. Kasi yung aming okra dyan ay namumunga na. Yung aming alugbati, pwede nang pitasin yung mga sanga. Yung aming kangkong, pwedeng-pwede na. Yung aming, yung talbos ng kamote, pwede na. Ang hindi na lang namumunga is yung talong. Kasi ang okra ay namumunga na. Yung talong kasi ay ilang months siya mamumunga. Ang dami ding sili na tinanim ng dalawa kong mother. Kasi yung sili na yan ay talagang mahal yung kilo na yan. So yun yung mukha ko dahil. mukha. Okay lang naman yung mukha ko kasi mukha pa din naman yan. Char. Mukha lang talaga akong mukha. Mukha. So ayan, ang dami. Ang haba na ng mga bigote ko. White pa naman yung mga bigote ko dahil. Okay, so let's go na inside sa ating garden. So yan yung, yan, kumakapit na sa yung patola. Yun yung patola Kumakapit na sa kural. Ano yung kural? Basta yun. Tapos, marami na ding, namumunga na ata yan. So diba, so sa ilalim niyan may, anong tawag yun? Kalabasa. Kalabasa at okra sa ilalim. So tingnan nyo naman kung gaano siya pinaganda. Gaano siya nilagyan ng mga kahoy para dyan kakapit yung mga vines. Like, ano yung mga vines na yan? Yung pipino. Kasi nagtanim kami ng pipino. Kalabasa. At saka yung kahoy na yon, yung nilagay ni Mama Delina at ni Mother ko is guardian para sa tamatis, sa tomato. So ayan yung, di ba, ang taba-taba ng alugbati na yan.
At ang nilagay na fertilizer niyan is organic. Yung mga dahon lang, yung ano, yung ipot ng kambing at saka yung garden soil. So sobrang nakakataba ng puso. Sobrang very happy ako kasi ito yung pangarap ko talaga na sa harap ng aming bahay, meron kaming vegetable garden. Ayun yung mga petchay. Maraming petchay yan. Ayan. Tapos yan yung ating mga Chinese kangkong na sobrang sarap. Niluluto na yan ng inay. Mga Chinese kangkong na yan. Tapos yan yung mga maliliit, mga sili yan. Siling kulikot na mahal yung kilo niyan. Dito sa amin, tag 600 yung kilo. Kaya si Ate Richel yung nasa kabilang garden, malaki na yung naano niya, na nabibenta niya. Si kanyang siling kulikot. Ano yung sa Tagalog? Basta siling kulikot yung ginagamit sa mga restaurant, sa mga karinderiya para pampaanghang. So ayan o, ang lalaki na ng ating mga okra. Ayan, ang dami ng ano niyan, bunga. Yung mga kanyang bulaklak. Namumulaklak na siya dahi. So di ba, ang ganda tingnan na talagang nagiging totoo na ang gusto kong maging mangyari sa aming bagong bahay na hindi na kami bibili ng mga gulay pa. At this is also parang tinadhana ba in preparation for my, kasi pagbalik ko ng China ay talagang magfo-focus na ako on my healthy diet. Susubukan kong mag-low carb. So sa low carb, aalisin ko lahat yung mga kinakain kong my carbs, my high carbs, kagaya ng kanin, mga root crops, kamote, saging, aalisin natin yan, tinapay. At ang i-replace natin yan is mga gulay, kagaya nitong tinatanim dito ng aking mga dalawang mother. So, pin-repair ko na talaga ito lahat. Diba? Ang galing ng Panginoon. Talagang ganun day. So, kung magplano ka sa buhay mo ay talagang magdasal ka lang at ibibigay sa Diyos ang gusto mong mangyari sa buhay mo. So, ayan yung mga green onions. So, sa baba, ayan yung mga, ang daming ano niyan, arugula yan. So, pagbalik ko pa galing China, yung mga arugula na yan ay talagang pwede na yung kainin, mga gabi. Yung gabi, hindi pwede yung gabi pag nag-low carb ka, pero yung talbos ng gabi, yung dahon ng gabi na magawing laing, pwedeng-pwede yun kasi low carb yun. So, yun yung plano ko. At yung plano na yan, kailangan ko talagang i-apply ko sa sarili ko. So, yung mga arugula yan, ang daming arugula yan. Diba? Masarap kaya yung arugula na yan. And then, yeah. Yun yung plano ko pagdating ko galing China, ay talagang maglo-low carb ako. So, sa low carb kasi, ang gulay kasi is side dish. Ang main ulam kasi pag low carb ka ay yung meat. Yung karne ng baboy, karne ng baka. So yun yung ano, yun yung kakainin pag nag low carb ka dai. So ayan, yan yung mga ano na yan, yung mga kahoy na yan, yun yung kakapitan ng mga pipino. So sa labas naman, sa bandang hagdan, pababa. Yan no, yung mga malunggay na yan ay talagang napapakinabangan na po namin yan. Ang bilis lang, 2 months, nag-harvest na kami ng malunggay. So ayan, itong mga kahoy na to, ito yung kakapitan ng mga pipino. Kasi nagpatanim din ako ng mga cucumber. Kasi yung cucumber na yan is a low carb yan. Pwede yung pang-replace sa kanin. So ayan, dito na ulit ako. Ang bilis. So balik na ako dito sa aming main bahay. Yun yung aming dirty kitchen na sobrang ang babait at talagang ang sisipag ng dalawa kong inay na yung daming imbak na kahoy panggatong para pag nagluto sila ng gusto nilang lutuin, dyan sila magluto sa dirty kitchen namin. O diba? Thank you so much. So yan, pinapakita ko lang po sa inyo yung talagang I am very proud kasi talagang bawat pinapataniman ko talaga ng dalawa kong mother. And yeah, this is bago naming bahay. Thank you Ate Ems and Kuya Dels. Maraming salamat sa inyong malasakit sa pamilya ko. Sobrang laking tulong. Ayan, ngayon nandito na kami tumira.
And syempre, kasama ko ang aking dalawang mother na talagang, ayan, yan yung pag, ano sila, nanonood sila ng cellphone, ah, diba? Kasi yung TV namin ay hindi pa nag-activate kasi nga, hindi, walang signal. Kaya, cellphone lang muna sila. Diyan sila manonood ng YouTube, ayan, yung mother ko at dalawa kong mother. Yan yung kanilang kaligayahan, dai. So once again, thank you so much. See you in China!